welcome back again sa ating channel. Kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan sa kanya-kanya ninyong tahanan. Anyway, my name is Riza. Today, may bago na naman tayong recipe na ibahagi ko sa inyo. Napakasimple lang nito at napakadaling gawin. Kahit wala kayong oven sa bahay at steamer, okay lang kasi hindi natin yan kailangan for today. Ang recipe natin ngayon, no oven, no steamer. So, I'm sure lahat kayo pwedeng-pwede nyo itong gawin sa bahay. Pwede nyo rin itong pagkakitaan or lalo na ngayon kasi malapit na yung Valentine's Day, pwede nyo ito pamigay sa mga special someone nyo, pwede nyo gawin pang regalo, or pwede nyo rin itong pagkakitaan. Napakasimple lang ang mga ingredients na kailangan. Tatlong sangkap lang para makagawa nito, diba? Tatlong sangkap lang, kayang-kaya nyo itong gawin. So anyway, kung bago ka pa lang sa akin channel, please paki-subscribe and click the notification bell and click all para maging updated kayo every time na may bago po tayong upload. So tara na, start na tayo, samahan niyo ako. Let's start. Ang kailangan natin ngayon ay 300 grams na roasted peanut. Kung wala kayo, pwede kayong bumili sa market tapos lulutuin nyo lang hanggang sa maging roasted yung peanut nyo. Tapos ilagay nyo lang sa pod processor or kung wala kayong ganito, pwede kayo gumamit ng blender. Kung wala din kayong blender, pwede kayo gumamit ng knife, i-chop-chop-chop nyo siya hanggang sa maging pino yung peanut. Or di kaya, hanap kayo ng matigas na object, tapos dudurugin nyo lang yung peanut. Ilipat lang natin sa isang bowl ang ating ginigray na peanut. For our second ingredients, kailangan natin ng biscuits. Kailangan natin ng 15 pieces or more. Depende na po sa inyo yun, pwede nyo po adjust. So, madali lang tumahanap. Kahit sa store, small store, pwede kayong makabili nun. Kahit anong biscuits, pwede po nyo gamitin dito. So, ilagay lang sa pod processor or kung wala din kayo, pwede kumamit ng blender or ilagay nyo siya sa plastic bag or Ziploc and then gumamit kayo ng rolling pin and then i-roll nyo lang siya hanggang sa mapino yung biscuits nyo. Ayan, after, ilagay lang natin sa peanut yung nadurog na biscuits. Tapos, mimix lang natin. Para sa ating tatlong sangkap, kailangan natin ng chocolate, 100 grams. Pero kailangan pa ito dagdagan mamaya, depende, adjust lang natin kung gaano karami yung chocolate na magamit natin. So ilagay ko lang sa isang bowl para i-melt natin sa microwave. So kung wala kayong chocolate, pwede kayo gumamit ng condensed milk or honey. Ayan, melted na ang ating chocolate. So kung wala kayong microwave, pwede nyo mi-melt yung chocolate sa hot water. So ngayon, ilagay lang natin ang ating melted chocolate sa biscuit and peanut mixture. So imi-mix lang natin.
nag-add ako ng melted chocolate, nag-add ako ng 100 grams. So, bali 200 grams lahat na melted chocolate ang ating nagamit. So, mimix lang natin. Gamit lang tayo ng gloves. And then, imimix natin by hands para mas madali. Ayan, ganito na po dapat na texture ang ating kailangan. When we squeeze, buo na po siya, hindi na po siya durog. So ngayon, gagamit tayo ng heart shape. Ilagay natin yung mixture natin and then ipipress lang natin para ma-mold siya. So ganyan lang po. Pwede kayo gumamit dito kahit anong shape. Sa recipe natin, nakagawa tayo ng 21 pieces. So ngayon, gagamit ako ng white melted chocolate for decoration sa taas. Pwede kayo gumamit ng dark chocolate or kahit anong chocolate. Pwede nyong ilagay sa taas. Ito optional lamang para mas maganda tingnan. Gagamit din ako dito ng sugar sprinkle sa taas para decoration, para mas maganda tingnan sa mga mata. Yan, chocolate din. And the other one is desiccated coconut. Optional lamang po ito ha. Kung wala kayo, pwede nyo po hindi lagyan. Maglagay din ako dito ng almond, walnuts at cashew nuts sa taas. Ito rin, optional lamang. Kung wala din kayo, pwedeng hindi nyo po lagyan. So, yan na po ang ating finished product. Ilipat lang natin sa isang lalagyanan. So, yan lang po. Pwede kayo gumamit dito ng heart shape na pwede nyong paglagyan para sa Valentine's Day, para pang regalo. Yun, para mas presentable po tingnan. Yan na po ang ating finished product. O, diba? Ang ganda tingnan. Mas presentable siya pag nakalagay sa lalagyanan. So, pwede nyo ito talian ng ribbon para pang regalo. Depende na po sa inyo yon. So, yung recipe natin today, napakadali lang, diba? Napakasimple lang. At sigurado akong lahat sa inyo, kayang-kaya itong gawin sa bahay. At sigurado din ako kung sino man ang pagbibigyan nyo nito. Sigurado akong ma-appreciate nila kasi nag-effort kayo sa paggawa para pang regalo. Then, pwede nyo rin ito gawing negosyo. Napakadali lang at napakasimple lang. Sigurado akong magustuhan din ito ng mga tao. So anyway, kung nagustuhan nyo yung video natin for today, please paki-subscribe and click the notification bell and click all para maging updated kayo every time na may bago po tayong upload. Maraming salamat po. God bless us all.